Ang mga video about screen printing na pinapasilip ko po sa inyo ay base lang din po sa aking experience na galing lang din po sa patanong-tanong sa ilang mga experts. Paalala lang po, hindi pa po ako expert. Kung kaya't ina-advise ko pa rin po kayo na mag-research at tangkilikin ang ilang mga video dito sa YouTube about screen printing process para makapag-collaborate po kayo ng mga ideas na sa tingin nyo po ay nababagay sa inyong kakayahan at sa inyong mga pangangailangan. Welcome back to my channel. Nandito na naman po si Ice para magpasilip sa inyo ng isa na namang educational video about screen printing process. Okay, alam nyo ba na ang hook and eye ay isa din sa may malaking part sa ating guides kung kayo po ay naka-line table? Dahil sa hook and eye po, maaari nating i-adjust kung may misalign ang isa sa mga design natin na nasa screen kung tayo po ay gagawa ng more than one color design. Aminin na natin na may mga pagkakataong sumasablay din po tayo sa pag-align ng bawat kulay kung more than one color ang design natin. Dahil hindi naman po sa lahat ng panahon ay perfecto ang ating mga ginagawa. Anytime pwede po tayo magkamali. Mas malimit po itong mangyari sa mga saktuhan ang layout or walang overlap na tinatawag. Meron po kasi tayong dalawang klase na maaari nating gawin sa mga layout natin kung more than one color ang design, especially sa mga spot color. Yung isa pong sinasabi ko ay yung saktuhan. So, ganito po yan para mas ma-visualize nyo ang sinasabi ko. So, for example, ito po yung design. Ayan. Tapos, ito yung star na ilalagay natin dun sa loob. So, kung itatapat nyo po yan, sakto po yan. And so, and sakto po yan. Yan po yung saktuhan na tinatawag. Ang isa naman po ay yung may overlap na tinatawag. Ito po yung nagpapang-abot ang dalawang kulay or papatong ang isang kulay para wala talagang makitanggap sa tela ng damit. Na-try ko na din po mag-overlap before. Madali po talaga siya i-align sa screen. Ang hindi ko lang po nagustuhan sa kanya ay obvious na nag-overlap ka. Kasi kakapal po ang pintura dahil nagpatong ka. At kung hindi light over dark color paint ang gagawin mo, ay maaaring maging visible pa rin ang unang kulay na pinatungan mo. Okay, so paano ko po ba nasabi na malaki ang part ng hook and eye? Sa hook and eye po kasi, maaari nyo i-adjust ang frame nyo up and down at left and right. So for example, sa pag-transfer natin ng design from acetate to screen, ay nagkaroon tayo ng konting misalignment katulad nito. Okay, so for example po, ito po yung design natin. Pero since medyo malaki po siya, ito na lang po tayo mag-focus sa bilog na color white. Yan. At dito sa yellow na star. So kung mapapansin nyo po dyan, sakto po yung pagkakalapat ng star. Yan. Meaning, wala pong gap na makikita sa damit. Ang gagawin po natin ngayon, ipapasilip ko po yung misalignment na sinasabi ko. At kung paano siya i-adjust gamit ang hook and eye. Okay, so tara! Okay, so kung mapapansin nyo po, ayan, yung kulay itim, yan po yung kulay ng damit. So, ang ibig sabihin po niyan ay meron tayong gap or misalignment. So, ang gagawin po natin dyan, i-adjust po natin siya sa pamamagitan ng hook and eye. Okay, so ngayon po, i-adjust natin siya sa hook and eye. Since ang kailangan natin para mahagip yung gap ng damit, ay i-adjust natin paunti-unti, pakaliwa ang screen. So, ang mangyayari po, dito po tayo mag-a-adjust sa hook and eye na nasa kanan. Habang ina-adjust natin ang hook and eye, silipin natin ang stencil ng screen kung maka-cover up na ang gap pag hinagutan ng pintura. So, para ka lang pong nagsisilip mode. So, testingin po natin. Adjust po natin paunti-unti. So, paluwag po siya. So, paluwag. Yan. Tapos, silip. So, tingin ko, okay na ang adjustment. Testingin po natin.
Okay, so that's all for today. Sana po kahit papano ay may natutunan kayo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga video na i-upload ko. Again, mula kay Ice, love and peace.